ang bungsod nun Yamhanon sang Pilipinas. Pamati kamo sa GMA Super Radio DYSI 1323 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Ang GMA Super Radio DYSI, isa ka commercial broadcast AM station na ginapanagiyahan kag ina-operate sang GMA Network Incorporated. Ang GMA Super Radio DYSI naga-operate alas 4 sang aga tugtog alas 10:30 sang gabi sa kabaskugon nga 10,000 watts. Ang studio na hamtang sa GMA Broadcast Complex, Phase 5, Altachera Village, Barangay Quintinsalas, Haro, Iloilo City. Samtang ang iyang transmitter, Yara sa Barangay Navais, Manduriao, Iloilo City. Ang GMA Super Radio DYSI, ginamintinar sa masunod ng mga personnel na lisensyado sa National Telecommunications Commission, First Class Radio Telephone Operator, Rizalde Basco, Chief Technician, Edwin Salcedo, Alan Sumagaysay, Benji Abido, kag Anthony Oranio. GMA Super Radio DYSI is now signing on. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Ini ang GMA Super Radio DYSI Iloilo 1323 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Ang sadsaran sang kampat nga pangbalita. GMA Super Radio DYSI nagatindog sa prinsipyo sang pangbalita nga wala sang may ginaapinan, wala sang may ginaprotektaran, wala sang kabutigan, lunsay kamatuoran gid lamang. GMA Super Radio DYSI ang inyo numero uno nga alternatibo sa Iloilo. Dapat totoo. Papalaya sa bayan. Super Radio DZWB. Makamit ang food security, paliwanag ng Pangulo, pagkain ang nangungunang dahilan ng pagbilis ng inflation. Bagaman maganda na umano ang tinatakbo ng ekonomiya, hindi pa rin dapat magpakakampante. Hamon umano ngayon sa lahat ay hindi lamang palaguin ang ekonomiya, kundi tiyakin. Ang paglagong ito ay mararamdaman ng publiko sa lahat ng panig ng lipunan. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Bongbong Marcos kay President-elect Lai Ching-te sa kanyang pagkakahalal bilang bagong Pangulo ng Taiwan. Isang maikling mensahe ng Pangulo sa kanyang Twitter o X account, sinabi nito na umaasang Pilipinas na mas mapapatatag parang bansa ang ugnayan sa Taiwan. Kaya din anya ang pagpapaigting ng interes ng dalawang bansa at ang pagpapaunlad ng kapayapaan sa mga susunod pang taon. Umaga na! Balita na! Susunod sa umaga na balita na, Pangulong Bongbong Marcos, iniata sa Senato ang pagrepaso sa economic provisions ng saligang batas. Pista ng Santo Niño sa Davao City at General Santos City kahapon, dinagsan ang libo-libong deboto. Paghahanda naman para sa Dinagyang Festival 2024 sa lungsod ng Iloilo, puspusa na. Pagkawala ng